Live na pa tayo. Oops, wala pa. Oh, live na. Live na rin? Are you sure this is live? Who wants to have free legal advice with Attorney Mark Tolentino? Free po tayo ngayon sa YouTube, sa Facebook. Live po tayo ngayon sa lahat po ng mga sa patihan sa iba. So, this is Attorney Mark Tolentino for free legal advice. So, thank you po for following me, for listening to me sa YouTube, sa Facebook, and sa lahat po. Hopefully, narinig niyo po ako. So, am I loud and clear to all my followers? Am I loud and clear? This is Attorney Mark Tolentino for free legal advice. This is your friend. I-set natin ngayon sinong gusto magpa-advice. So, we need to... Hello? Sinong gusto magpa-advice dyan? So, for free legal advice, this is Attorney Mark Tolentino. So here, if you want to join po dito sa Zoom, just follow lang po dito sa yun po, i-set muna natin para at least malaman. Gusto ko yung sumali, just click po sa taas po and you can participate for the discussion and we will give free legal advice online. This is your friend, Kuya Mark Tolentino. Just click lang po sa taas kung gusto kayo mag-join po dito po sa Zoom. So, ito yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. So, okay, may nag-click, may nag-add na pala ako dito, okay? Hello, sino pa sila? This is... Hello? Hindi po, I cannot hear you, so please... Kailangan po ha, Hello? Can you hear me? Hello? Upo ka. Sino to? Hello? Baby. Hello? Wala na to. Hello? Parang si Joy. Hello? Joy something? Hi. Can you hear me? Yes po. I can hear you, attorney. May question lang po ako, attorney. Hello? This is Joy? Hello? 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 Thank you pala sa, okay, bago yan, i-share mo natin to sa isang page natin. Then, I will discuss to you yung ito. Okay? By the way, thank you pala dito. Okay, na may YouTube page na po tayo. So, narinig niyo po ako? Can you hear me? Hello? Na, may yes. Award na po tayo galing YouTube. So, buksan ko po ito ngayon. So, para makita niyo po kung ano po yung laman dito. Ha? Bago yan, so ito, bakayin muna natin ha. Madalin para isa attorney about sa pagpapalit po ng apelido. So if you want to join, just message, oy, just message lang po ha. Iklaro ko muna. Can nakita niyo po ako? Speaker. Nakita niyo po ako?
I-set mo na natin yung sounds kasi wala po yung sounds. May not know saan yung sounds dito. I-on natin. I think low ba? Hello? Hello? Yes, can you hear me? By the way, sa mga followers natin, nakita niyo po ito. Hello? So, mayroon na po tayong award galing sa YouTube. So, buksan po natin ito maya-maya. Joy? Narinig mo ako, Joy? Yes po, attorney. Joy? Rinig po kita, attorney. Hello? I'll be back. Okay, hello? Okay, ma'am. Nakita niyo po ako ngayon? Sadala, I cannot hear you. Yes po. Natin yung sounds, but before the sounds, hindi ko po kayo marinig. Lila ha? One, two, three. Narinig niyo po ako, Joy? Yes, I can hear you, attorney. Hello? Can you hear me, Miss Joy? Yes, I can hear. Yes po, yes. Yes, may know your location. I'm from Batangas City po. So, anong problema po natin, Miss Joy? My question po is, nagpapa-construct po kami ng gate sa bahay. And then, meron po kaming agreement. Notarized agreement. Ano? Anong agreement ninyo? But, contract to construct the gate. Contract to construct the gate. Tapos? Apo. Ang nangyari po kasi is, nagka-problema yung trabahador. Tapos? Dahil naharang po, ang sabi po niya, kaya hindi niya magawa. Dahil naharang siya nung homeowner's admin. Ay, of course. You need to, bago kasi magpa-construct, pag mga subdivision sa property, bago ka magpa-construct, kailangan ng permit yan ng PMO, parang admin ng isang subdivision o isang condominium. Ang nangyari po kasi, attorney, meron kaming, yung mga homeowners po kasi may issue sa homeowners admin. Okay. Kung may issue kayo sa homeowners, okay, makinig ka ha. Kung may issue kayo sa homeowners, pupunta kayo sa HLURB and doon po kayo makipag usap kung anong dapat niyo gawin sa issue po ng problema ninyo ha. So pupunta kayo sa HLURB sa legal department, then i-report niyo po ano yung problema ninyo with your homeowners association. Ang nangyari po kasi, attorney, is hinihingan kami ng construction bond na 55,000. Normal yan. That's normal. Normal yan. Plus, permit po. That permit is part. Sa City Hall. That is part. Normal yan. Kung magpa-construct ka ng isang property, kailangan talaga ng building permit sa LGU because may covered yan na itinatawag na building permit. Nakasad po yan sa isang ordinance ng LGU. With respect sa bond, kailangan din yan kasi pagkatapos kasi ng construction, pwede naman isole yan eh. Pwede isole yan. Po, yung kalahati daw. Actually, hindi yan bayad para sole. Pag may masira, magbayad kayo. Pero kung wala masira naman, isole yan. Okay? Attorney, isa pa. Ang nangyari po kasi pinatawag, nagpunta kami sa barangay. Okay. And then, kasama din po yung representative ng homeowners. Ang nangyari, nagkasundo kami sa barangay na iaalaw na nila. Okay. Iaalaw na. Ang barangay, ang purpose ng barangay mediation. But ang may authority talaga with respect sa mga construction, mga ganyan, yung subdivision homeowners association through the admin office. Yun talaga. Opo, ay inalaw na po nila, pumayag na po sila na ituloy yung construction. Okay. Without us paying bonds and mga permits. Ang nangyari po yung trabahador, hindi pa rin siya pumupunta dito para gawin. Okay. So ang tanong ko po is, ano ba yung magiging action namin doon sa trabahador? May kontrata ba kayo doon? Meron po, notarized agreement po.
So yung anong kontrata ninyo? Ano pinag-usapan niyo sa trabahador ninyo? Yung sa gate po, pag-construct ng gate. Okay na may violation yun, breach of contract yan, pwede i-barangay mo ang hindi yung admin office, kung hindi yung trabador, yun ang ipabarangay mo. Okay, yun ang ipabarangay. Napabarangay na nga po. Napabarangay na, attorney. Tapos, kaya nagkasundo ka na kami. Makinig ka muna. Ang purpose ng barangay mediation, so wala na problema yun sa admin office, yung sa trabador. Kailangan kayo pupunta sa barangay ng trabador. Ang purpose dun is for mediation. Mag-settlement, mag-settle kayo sa isang trabahador na yan, kung anong problema sa trabahador na yan. Tapos, kung hindi, you can file a case for breach of contract with damages against the trabahador. Ha? Okay? Okay. Sa small claims na po ba yun? I said, breach of contract yan, hindi small claim yan, kasi hindi naman yung collection sa mabani, ha? Breach of contract, pinag-usapan natin dito. Okay? Thank you. Okay, say bye-bye. Thank you. Bye. Anyway, bago tayo mag-entertain, buksan muna natin ano kayo nakalagay dito sa YouTube, okay? Sa mga followers natin to, that's why na-qualify tayo sa binigyan tayo ng award ng YouTube. So, tingnan natin kung anong laman po dito, YouTube, okay? Tingnan natin. Oops, dami pala mga ano dito? Oops. Okay. Galing pala ito, galing pa US to, oh. Oops, wow. So, tama na siya. Tingnan natin ha kung anong... Oops. Wow, kita mo? Ay. Oy. So, ito yun ha. Tingnan natin kung anong laban sa YouTube. Galing award po ito sa YouTube. Thank you po sa lahat po ng mga followers natin. Thank you because of you. Oh, meron tayong galing YouTube na award. So, ay, palagi off nila. Huwag niyo i-off yung video natin. Kasi, Oh, yan. So, sana, wala na problema. Oh, yes. Oh, galing po ito ng YouTube, okay? Sa CEO ng YouTube, binadalhan po tayo ng CEO ng YouTube. Thank you po sa lahat po ng mga followers natin, oh. So, may ito, you've done something with a few YouTube creators accomplished. You had an astonishing 100,000 people subscriber to YouTube channel. Okay, thank you po sa YouTube for this award. Galing po ng CEO Susan Wojcicki, CEO YouTube. Oh, kita mo siya po? Thank you po. Oh, ito ha. So, thank you po sa lahat po ng mga subscribers po natin. And because of you, may award na po tayo. Mayroon pa din. Congratulations to your subscriber milestone. Award is subscriber milestone. Kita niyo po. Yan. Sa subscriber milestone. So, ano yung award dito? Oh, yes. This one. Okay. Ano nakalagay? Sayang po ha. Presented to Kuya Mark Tolentino for passing 100,000 subscribers. Thank you po sa YouTube for this award. So, mayroon na tayong ilagay. O, yan. Kita niya po. Okay. Presented to Kuya Mark Tolentino for passing the 100,000 subscriber YouTube award. So, thank you po sa lahat po ng mga followers natin. And because of you, sino yung laging ino-off yung video natin? Ito yun ha. Oh, may nag-off. Sino ba yung taga-off ng video natin? Huwag niyo i-off yung video ko. Dami-dami. So, because of you, mayroon na po tayo dito. Oh. Kita mo? Thank you sa ating mga followers po sa YouTube. Ito po yung award natin sa YouTube. And live po tayo ngayon sa Facebook. Okay? So, mamaya po nag-arrange to. Okay, continue tayo. Any problem? Sino pa ito? Si Michael B. Michael B, by the way, basahin pa natin yung mga followers natin sa Facebook. Okay, hello po. Pwede po ba magtanong? Yes, pwede magtanong. Need ko po talaga ng help niyo po. Yes, hello po, attorney. Sana po napansin niyo po ako. Yes, pinapansin po kita. Roche Mabhel. Ano yung problema niyo po? May itatanong po ako, attorney Sarah Estrella. Hello po, attorney. Sana po mapansin niyo po ako. Oh, yes, papansinin kita. Roche Mabhel. Ano yan? Pera yan? Hindi.
Hindi to pera. This is an award from YouTube, okay? I repeat, ha? An award from YouTube. Yeah, thank you, ha? Sa mga followers natin, because of you, may award na po tayo from YouTube. Kita niyo po, Kuya Mark Tolentino. Kita niyo po, ayan. Kuya Mark Tolentino for passing the 100,000 from YouTube. Thank you po sa lahat po ng mga followers natin, subscribers natin, sa YouTube, sa Facebook. Sa Facebook, mayroon na po tayo 150,000. Then may isang 1 million views dyan. Then sa Facebook, sa YouTube, more than 100,000 followers na po tayo. And yung views natin, umabot na po ng 3 million per month. Thank you po sa lahat po sa inyo po. Okay? Because of you, ito po. Okay, thank you. Basahin po natin muna yung mga nagko-comment sa atin sa Facebook. Sino to? Attorney, ask ko lang po, pinaka-kailangan gawin ko mag-file ng annulment? Ang unang gagawin mo para mag-file ng annulment, ihanda niyo muna ang proof na kasal kayo ng asawa mo. Very basic po yan. So ano yung proof ng kasal kayo ng asawa mo? Marriage contract, kung may anak kayo, birth certificate ng anak mo, yun ang una mong ihanda. Okay? Then of course, you need to look for a lawyer. Paano ko po, paano magtanong? Dito po, pwede kayo magtanong dito. Click nyo lang po sa Viber or sa Zoom sa taas para you can join in this part, in this participation or in this discussion. Okay, so sino po unang masagot natin dyan? Michael B. Can you talk? Michael B? Yes. Oh, yes. Oh, ano yes, Attorney Mark. Maying hapon, Attorney Mark. Yes, may know your location. Michael B. Location. Yes, Attorney Mark. Currently here in Dubai, UAE, Attorney Mark. May hapon dara. Oh, may hapon. O, say problema na to. Say problema na to, Michael. Yes, Attorney. I need your legal advice, please, if you don't mind. Yes. Oh, anong problema? Yes, Attorney Mark. Mag-Tagalog na lang po ako kahit baluktot po yung Tagalog ko for the sake of our listeners or viewers. Anong problema? Actually po, it's all about real property po, Attorney Mark. Bakit? Which is lupa na nabili ng tita ko together sa asawa niya sa tatay ng tita ko, which is lolo ko. May lupang nabili. Okay. Actually, Kuya Mark, this property... Fully paid na ba yun yung nabili? Teka lang po, Attorney. Ha? Medyo komplikado po kasi. Uh-huh. I-explain ko lang po sa'yo, Attorney. Ha? Please. Okay. Okay. Yung lolo ko, which is tatay ng tita ko, okay, may namana po na lupa. So okay, minana po ng lolo ko. So ngayon po, yung lolo ko may 8 silang anak. So si tita ko, which is patay na ngayon, binili nila yung lupa na minana ng lolo ko before, which is at that time, Attorney, since it was a common property, yes, may mga signatures po ng mga kapatid ng tita ko na nagpapatunay na pumayag po sila na bilhin yung lupa ng lolo ko. Okay. Nung pagbili, patay na yung lolo mo? Patay na po, Attorney. Patay okay. Na po. Okay. Okay. I think did a big extrajudicial settlement or partition ba yung tawag nun, Attorney? Pag nagkasundo yung mga kapamilya, panganak, nagkasundo, extrajudicial settlement. Pero okay, may away, judicial settlement, dadaan sa korte yan. Okay, extrajudicial settlement. Okay, ganito po, Attorney. Nung binili ng tita ko along with her husband, kasi wala po silang anak, Attorney. Okay. So, nagkaroon ng mga signatures yung mga kapatid niya na nagpapatunay na okay, wala kaming tutol na bilhin niyo yung lupa. So, nung time na yun, Attorney, okay, nagkaroon ng deed of sale, tapos yung mga signatures ng mga kapatid ng tita ko. So, along the way, Attorney, namatay po yung tita ko, which is wala silang anak. Okay. Ngayon po, Attorney, ang gusto ng asawa ng tita ko is ibenta nila yung lupa. Pero ang problema po, Attorney, is unang-una, nawala yung deed of sale. Pangalawa, nawala din yung pinirmahan ng mga kapatid ko. So sabi ko po sa kanya, since inalok niya ako na ibenta niya sa akin at bibilhin ko, sabi ko po, pwede po bang gawan muna ng tax declaration under sa pangalan mo? Sabi niya, mahirap daw po dahil walang maipapakitang deed of sale at saka mga signatures ng mga kapatid niya. Tapos, pumunta daw po siya sa court, which is sa provincial ng Cebu. Okay. Binigyan daw po siya ng advice na
kung gusto mong magawa ng tax declaration yung property na to, unang-una, babalik tayo sa unang procedure, which is papirmahin ulit yung mga remaining, I mean yung mga kapatid mo, pero isa na lang po ang kapatid na buhay, attorney. Okay, ito yung gagawin. Pero alam ko na yan. So okay. Kasi nag-execute sila ng extrajudicial settlement with deed of sale but hindi na registered. Correct so, po, attorney. May procedure kasi diyan, may date na kailangan upon death kailangan i-registered yan. In fact, pagkatapos diyan yung deed of sale, upon signing of the deed of sale kailangan i-register diyan then para ma-transfer ang pangalan kasi kung hindi may penalty na babayaran. So kung gagamitin natin yung contract na yon, aside na magbayad kayo ng buhis, magbabayad kayo ng penalty kasi hindi niyo ni-registered or late yung registration na gagawin niyo. So tama yung sinabi ng uncle mo na kailangan mo na i-registered mo na maggagawa ng bago lalo na nawala yung deed of sale. Gagawa ng bago para at least bago ang date. So wala nang tinatawag na penalty na babayaran. Kasi hindi kasi ma-transfer ang property sa iyo kung hindi pa ma-settle yung estate ng lolo mo. So kailangan mo na i-settle yung estate. Ano yung tinatawag, anong ibig sabihin ng settlement of estate? Magbayad ng mga buhis. Buhis about sa inheritance tax. Yun ang tinatawag na inheritance tax. From lolo mo, papunta sa tita mo, inheritance tax. Ngayon, ang tita mo, namatay na. Di ba, patay na? Yes po. Oh, so inheritance tax naman from tita mo papunta sa anak niya. Kung sino ba yan? Walang anak po. Walang anak po yung tita ko. Papunta sa mga kapatid. Di ba? Oh, ganun po. Pero isa na lang po. Isa na lang po ang nabuhay na kapatid mo. And the rest, yung mga pamangkin na lang po. Oh, yan. So, ilipat sa kapatid, kung buhay pa, yung kung patay na yung mga ibang kapatid, yung mga anak ilipat doon. So, another estate tax yun. Kasi ang lupa kasi, yung problema sa lupa. Hindi yan, hindi ibig sabihin may lupa ka, mayaman ka. Kasi pwede yan na may lupa ka, marami kang problema. Problemado kasi hindi lahat ng lupa asset. Pwede yung lupa maging liability. Asset ang lupa kung nagbibigay ng pera sa bulsa mo. Asset yan. Pero I do agree with you, attorney. Pero ang lupa, kumukuha ng kwarta dyan sa bulsa mo, ibig sabihin liability yan. So tingnan mo, is it an asset or a liability? Kung nagbibigay ng kwarta papunta sa bulsa mo, asset yan. Pero ngayon, bago malipat yung lupa papunta sa'yo, liability mo na yan. Bakit liability? Magbayad mo na ng buwis from lolo mo, papunta sa tita mo. Patay ang tita mo, papunta sa mga, wala siyang anak, papunta sa mga kapatid niya, o sa mga pinsan niya, o sa mga pamangkin niya. Another buwis yan. Estate tax naman yan. Pagkat aside sa estate tax, magbayad pa ng tinatawag na transfer tax. Hanggang masettle lahat yon bago mapunta sa'yo. Kasi kailangan mapunta muna sa uncle mo bago malipat sa'yo. Kasi di ba, binibenta ng uncle mo papunta sa'yo? Ibibenta sana po ng uncle ko, attorney, which is asawa ng tita ko. Ibenta niya papunta sa'yo, dapat nakapangalan na sa kanya, may nabayaran na lahat ng estate tax, or at least malinis lahat. Yun tinatawag na clean title. Kasi you cannot sell property that you do not own. Basic yan ha. Sa mga followers natin, sa mga subscribers, please don't forget, huwag kayong bumili ng property pag ang buyer, hindi ang owner ng property. Basic po yan ha. You cannot sell property that you do not own. Kailangan mo na, for example, in this case, uncle niya, binibenta niya ang property but hindi pa nga nasettle ang estate tax, hindi pa nga na-settle. Kailangan i-settle mo na lahat yun para at least mapunta sa'yo. Wala ka ng sakit ng ulo. Kasi kung ikaw pa mag-assume sa mga estate tax dyan, transfer tax, capital gain tax, lahat ang tax sa'yo, actually, hindi ka bumili ng lupa. Bumili ka ng problema. So, kailangan i-settle mo na lahat yun. Kailangan pag bilhin mo yung lupa, kailangan kausap mo, buhay yon ang taong nakalagay sa titulo or at least sa tax declaration. Kasi kung hindi ka bumili ng lupa, bumili ka ng problema. Okay? So, attorney, ito lang. Gusto ko lang. Another few minutes. Yes. Kailangan pa po ba talaga, attorney, na pipirma yung kapatid or yung ibang kapatid ng tita ko which is patay na may mga anak po? Kailangan pa po ba na pipirma silang lahat? Kung pipirma sila lahat, kung
ang property nagkapangalan pa sa lolo mo? Yes po, nakapangalan pa po sa lolo ko ang yung tax declaration. Ibig sabihin, kasi nakapangalan pa, yun ang tinatawag na estate extrajudicial settlement ang gagawin ninyo. So, extrajudicial settlement ang gagawin ninyo bago extrajudicial settlement sa lahat po ng mga anak dyan, kung sino mga apo dyan, prepare lahat para malipat sa'yo. Extrajudicial settlement with deed of sale. But of course, may konting bayad dyan sa mga buhis. Okay, every transfer kasi may bayad ng buhis yan. Ha? May mga ibang pamangkin po kasi, attorney, na parang agap na hindi sila pipirma. Paano pong mangyayari? Yan. Kung hindi pipirma, that's why sabi ko, ang binibili mo problema. Hindi ka bumili ng lupa. Kasi kung may mga iba dyan na matigas ng ulo, kasi pamilya yan, iba yung utak, mas maganda, kung hindi sila magkasundo, hindi kayo magkasundo, judicial settlement of property talaga ang gagawin nyo. Which problema yan. So ang suggestion ko, kung may pera ka, mas maganda pa bumili ka ng ibang property. Hindi kailangan yung property na lolo mong bilhin mo. Bumili ka ng ibang property na malinis, so walang problema. Kausap mo yung owner kesa yung owner patay na, tapos may mga pamangkin pang problemado, may mga anak pang problemado. So ibig sabihin, sakit lang ulo ang abutin mo dyan. Ha? So paano na yun, attorney? Ano na mangyayari sa lupa pag mamatay na yung asawa ng tita ko na wala silang anak? Walang magmamana nun, attorney? Okay, yun. Pag ang mana kasi, ito ha, ikaw, pag namatay ka, papunta sa anak mo. Kung wala kang anak, papunta sa nanay mo. Buhay ang nanay mo, tatay mo. Kung wala, papunta sa kapatid mo. Kung wala, balik sa government ang lupa. Ganun yan, ha? Okay. Tapos, is there a way, attorney, na ma-retrieve yung deed of sale na nawala? Yung deed of sale, habang hindi pa na-registered yan, it's only valid between the parties. Problema, kung patay na yung parties, hindi na valid yan sa third person. Deed of sale that is not signed, that is not notarized, that is not registered, is only valid between the parties but not valid to third person. Okay, sige, pasensya na. Dami thank na. You. Oh, thank you. Okay. Thank you po, attorney. Thank you. Bye-bye. So, sino susunod dyan? Magbasa. Magbasa na, attorney. Oh, sino? Hindi kita nakita. Where are you? Brian De La Cruz. Brian po, attorney. May I know your location, yes, Mr. Brian De La Cruz? Novaliches po, attorney. Novaliches, Quezon City. Oh, anong problema? Yes po. Regarding po sana sa previous employer ko po, kasi during February 29 po, currently employer. Working po ako, tapos bigla employer. Po ako. Yes po. So, ibig sabihin, empleyado ka, anong trabaho mo? Admin assistant po. Okay, tapos, anong problema? Apo, bali, bigla po kasi akong tinanggal nung time na nagkatrabaho po ako noong February 29. Ang problema ko po, wala po kasi due process, attorney, and wala po akong contract na pinirmahan po. Okay, so kung walang due process, tingin mo, anong type ng employment mo? Are you a regular employee or a... Hindi ko po kasi ang claim ko po dun, attorney, regular po dapat kasi wala po akong kontratang pinirmahan. Ilang taon ka nagtrabaho sa kanya? 5 months po, attorney. 5 months normally, hindi pa maging regular yan kasi ang regular 6 months yan. So ibig sabihin, professional employee ka lang. But ganting kahit commissioned employee ka, you are entitled for due process. So, if you think na may problema sa pagtanggal sa'yo, mas maganda, pupunta ka sa NLRC, mag-file ka ng kaso doon, and let the NLRC decide kung may right, may protection ka ba sa batas, may right ka bang dapat makukuha. Ha? Okay? Apo. Attorney, last question po sana. Okay. Ano po kasi, actually nagkaroon na po kami ng 2 hearing po. Bali, ito po yung sa susunod na hearing po namin with NLRC. Ang sabi po kasi nila, i-charge daw po nila sa akin yung consultant nila sa lawyer po. Possible po ba yun na i-charge po sa akin yun? Ano no? Ibali, i-charge po nung kalaban ko po sa akin yung ibabayad nila sa lawyer nila. Possible po ba yun? Depende sa usapan niya. Kasi you are an employee, pupunta ka lang naman doon eh. Then pagkatapos magpapunta doon, may pipila pa ng form, then isabi na yung employer mo, ang unang gagawin is mediation. Mediation mo na yan. Kung kaya mag-mediate. Kung hindi kaya mag-mediate, you are entitled to, you are required to submit a position paper. Doon pa lang papasok ng abogado.
So possible po nila sa akin i-forward sa akin yung payments sa abogado nila. Bala diyan, mag-file ka lang ng kaso diyan. Settlement yan. Of course, part yan ng step nila. Sabihin na sige, mag-file ka ng kaso, i-charge namin yung lawyer's fee namin. Pwedeng gawin ganoon, but hindi naman automatic yan. May due process yan. So if you think na may violation sa right mo as an employee, so you need to go to the NLRC. Quezon City ka lang naman, may NLRC dyan malapit sa Quezon City. Pupunta ka doon, papunta ka lang naman ang form eh, then let the NLRC decide. Kasi ang purpose naman dyan is mediation lang muna kayo eh. Kung hindi kayo mediate, doon pa lang ang kaso. Ha? Sige po, attorney. Okay. Maraming salamat po. God bless you. Okay, bye-bye. Brian, bye-bye. Bye-bye po. Hello po. Hello po, attorney. Wala. Oh, yes. Hello, oh, sino to? Si Jer Lood. Lood po. Opo. Oh, may know your religion. Taga saan ka? Taga ano po, Antipolo City po. Are you a nurse? Po? Nurse ka ba? Dental assistant po. Oh, anong problema? Dental assistant. Oh, anong problema natin? Sa ano po? Sa anak ko po, attorney. Sa ano? Bali po. Bibisita sana ako sa anak ko. Pero ayaw po akong papasukin doon po sa tinitirahan ng anak ko po. So, yung nanay ng anak mo at saka ikaw, kasal ba kayo hindi? Kasal po, kasal po. Kasal kayo? Apo. Ilang taon na kayo nagkalabuan? Hiwalay? Mag-iisang taon na po. Isang taon na po, attorney. One year na kayo hiwalay? Apo. Okay. Ilan ba yung anak ninyo? Isa lang po. Ilang taon ang bata? 1 year and 6 months po. Saan ka nakatira ngayon? Sa ngayon po, attorney, nagbo-boarding house po ako dun sa may ano po, sa may Santolan. Santolan, yung asawa mo, saan ngayon? Nasa ano po, nasa Muntindilaw po, Antipolo. Antipolo, tapos yung bata, nandun din sa Antipolo? Apo. Okay, itong gagawin mo ha. So actually, because you are the father, sabi po ng bata, Family Code of the Philippines, very clear. Custody of the child, pag legitimate child, is joint. Custody, parental authority of the child, is joint. Pag ang bata, legitimate. Ibig sabihin ng joint, may karapatan si tatay, may karapatan si nanay, pag ang bata, legitimate ang bata. Okay? Kasi ang parental custody ng bata is joint. Yun ang sabi ng batas. Pero pag naghiwalay ang bata, naghiwalay ang magulang, ang bata is below 7 years old, always with the mother. Kasi ang custody ang pinag-uusapan natin dito. Always with the mother. Kasi sabi ng mataas, ang pagmamahal daw ng isang nanay, hindi daw mapapantayan yan ng pagmamahal ng isang tatay. That's why ang custody ng bata, always with the mother. But that is not an absolute rule. That is only a general rule. May mga exception dyan. For example, ang nanay, walang kwentang nanay. Nanay, unfit to be a mother. May daming bisyo. Pwede kunin ang bata sa kanya. But assuming na regular general rule, let me talk first. Assuming general rule ang mag-apply, ibig sabihin ang nanay, tama naman, wala naman sa itong problema. Ang tatay, may visitation right. Hindi pwede na ang tatay hindi bigyan ng visitation right. Ibig sabihin hindi iyan pribilehiyo ng nanay na itago niya ang bata. Depende sa kanya kung ibigay niya ni tatay. Hindi iyan privilege ni nanay. Apo. Kasi right yan ng isang tatay. But may exception. May exception 'yan. Kahit kung ngayong may exception 'yan. Makinig ka muna, may exception 'yan. Kung ang nanay kumuha ng protection order. Pag may protection order, kung sabi ng court, bawal ka lumapit sa anak mo, bawal talaga kung may protection order. Pero kung walang protection order, general rule will apply. Meron kang visitation right sa anak mo. Attorney. General? Yes? Apo. May kasunduan na po kasi kami doon sa ano po, sa barangay. Pakita mo yung picture mo para at least mapanood kayo ng mga followers natin. Hindi kita makita. Nawala, attorney. Paano ba to? Pindutin mo yung taas dyan. May stop video dyan. Nakita mo? Stop video. Pindutin. Opo. Pindutin. Nakita mo sa baba? Sa baba? Opo. Nasa baba, o. Nakita mo?
Okay na po, attorney? Okay na po ba? Hindi kita makita. Saan ka dito? Hello? Hindi kita makita, ha? Pasensya na. Hello po? Hello po? Hindi kita makita. Saan ka dito? Okay, sino po itong nag-architect? Cliff Ibon. Cliff Ibon. Cliff Ibon? Saan yung naka-video na ka? Start video. Yes, hello, Cliff. Magandang hapon po. Anong problema natin? Kung pagpapos ko, attorney, sa ano, may pinapagawa po akong kantin. Kantin? Tapos, saan yung kantin po? Kantin po sa loob lang po ng lote ng bahay. Okay. Tapos, nakakontrata po. Isang buwan gagawin ng magtatrabaho. Okay. Tapos po, hindi po nagawa. Okay. Hindi po nangyari yung nasa kontrata. Ngayon po, nakarating na po kami sa barangay. Na-report na po yung gagawa. Okay. Ang nangyari po, gagawin, nagkasundo po kami doon na gagawin niya ng within 3 weeks. Okay. Tapos hindi pa rin po nagawa. Pwede so, po bang i-refunding na dito po sa pera? May kontrata kayo? Opo. Tapos, aside sa kontrata ninyo, nagbayad ka na ng down payment? Opo. 40,000 po yung nasa kontrata. So, mas maganda, i-settle niyo muna yan sa barangay, ha? So, barangay mo na yan, immediate niyo muna yan sa barangay. Baka kaya i-settle yan, pag-usapan. Kung hindi talaga masettle sa barangay yan, doon pa lang na tayo na mag-file ka ng breach of contract with damages. Ayun lang po bang maisa? Barangay muna kayo dyan, ha? Kasi pwedeng i-settle. I-settle muna yan, ha? Okay. Thank you. Bye-bye. Attorney, i-continue ko po. Oh, continue. Bilisan mo kasi daming nakapila. Oh, bilisan mo. tapos, ano? Hey, hello po. So, yun ang gagawin mo. Ayaw po nila ako papusukin, attorney. That's why, kung ayaw mo, ayaw po nila ako papusukin. Pupunta ka sa DSWD. Apo. Magpatulong ka sa DSWD kasi may visitation right ka naman. Okay? Kung assuming na dami talagang bawal-bawal. Ang rason po nila at mag-file ka muna ng kaso, petition for the enforcement of your visitation right. Hindi, pinapabisita po nila ako, attorney, dati. Kaso ngayong pandemic, yun po, no visitors daw po dun sa may compound nila eh. Pwede po ba yung attorney na ibawal po nila ako? Depende yan sa policy kasi. Alam mo na, pandemic ngayon, you are a medical practitioner. Pag depende yan sa bilis nila. Apo. Kasi may policy naman yan eh. Sa city government yata nila or sa bilis nila may policy. Sundin ang policy. About sa bisita, kung ang policy nila bawal ang bisita, bawal talaga doon. So depende yan sa policy ng kanilang city or ng kanilang bayan. Kung nakalagay doon na okay naman bumisita, basta isundin mo lang yung mga requirement ng batas, pwede ka naman bumisita because right mo yan. Pero kung wala namang reason, wala yung pandemic, tapos bawal kang papasukin kasi ayaw nila makita yung pagmumukha mo, bawal yan. Because that is your right. Mm-hmm. Visitation right yan. Right yan. Hindi ka privilege yan eh. Diba? Opo, pero sa ngayon pandemic attorney, hindi ko pa bumabisita yung anak ko po. So ngayon pandemic, that's why nga, pwede mong bisitahin but you need to follow the protocol ng kanilang city. Kung may protocol sila, sundin mo yung protocol nila. Kailangan mo ng medical certificate. Ano ba yung iba dyan? Mga Philippine National Police clearance. So I think you need to follow that. Kung if you follow the protocol ng kanilang city o kanilang bayan, wala namang problemang bumisita ka. Pero kung ayaw ko nilang mabisitahin dahil ayaw nilang makita yung pagbumukha mo, hindi pwede yan, ha? Okay? Okay. Po sa pumunta na po ako sa barangay attorney. Tapos, nagpunta po ako sa Bausi. Yun po, nakapasok naman din sa hindi ka Bausi. Sa barangay dun sa kanila. Hindi naman Bausi ka kasi lalaki ka. Oh. Bausi, protection lang yan sa mga kababaihan. Hindi ka naman babae. Bausi, Republic Act 9262 is only for protection of women's right. Hindi ka naman babae. So, hindi you cannot avail the protection ng women's right. Ha? Saan okay. Po ako? Okay, masasya na ha. Dami na napila ha. Okay, sige. Thank you. Sige po, salamat. Bye. Hello. Ako po, pwede po ako? Oh, yes. Oh, si iPhone pangalan mo? iPhone? Ano hindi ko pa alam yan. Oh, sir, attorney, yan lang po ang nai-register kanina.
may know your location. iPhone na tawag ko sa'yo. Kuwait po, attorney. Kuwait. Anong problema? Pati na Filipino. Are you a Muslim sister? Hindi po. Andito lang po ako sa ibang bansa, kaya po kailangan kong sumunod din po sa nila. Okay. So, anong problema natin? Attorney, ganito po kasi yun. Sa kasalukuyan po, nandito ako sa ibang bansa. Okay. Meron po akong asawa na nandyan sa Pilipinas. Kasal po kami, pero wala po kaming anak. Okay. Ngayon po, meron po siyang nabuntis na iba doon at tuluyan na po niyang kinakasama. At hindi na po niya ako pinapansin. Matagal na po. Almost ilang taon na po ang nakano. Hindi na po na, kahit anong paraan po na gawin ko, hindi na po na ako pinapansin. So, gusto ko po sana Gusto mong pansinin ka ng asawa mo? Yun lang problema mo? Hindi po. Gusto ko po sana siyang makausap para magkaroon ng ano sana. Kaso lang po kasi, wala po talaga, hindi po siya umaano sa akin. So, gusto ko po sana mag-file ng kaso. Pwede po ba kung mag-file ng kaso kahit nandito po ako sa ibang bansa? Yun po ang tanong ko. Okay. So, anong gusto mong kaso i-file? Maraming kaso kasi. Yan din po ang tanong ko sana, attorney. Kung ano yung pwede kong i-file na kaso sa kanya. Kung mag-file ka ng annulment, pwede ka mag-file ng kaso kahit nasa ibang bansa ka. You only need a Filipino lawyer, tapos ipanotarize mo lang dyan sa Philippine Embassy sa Kuwait. May Philippine Embassy dyan? Meron po, attorney. So, pupunta ka sa Philippine Embassy para inauthorize yung petition for annulment of marriage. Yun lang ang gagawin mo. Kung annulment na ipa-file mo. Pag criminal case, kailangan ka pupunta sa physical office. Oy, sino yung may ngay dyan? Sensya na ha. I-mute mo na. Pakimute mo na yung mga hindi naka-schedule na pasapin ko ha, para walang maingay. Okay, sana tayo. Oh, yan. So, yun ang unang gagawin mo, ha? So, kung annulment, pwede. Pero if you want a criminal case, kailangan pupunta dito para mag-file ka ng kaso dito. So, kailangan pong uwi ako ng Pilipinas. Kung criminal case, mo, pero kung mag-file ka ng kaso na for annulment or marriage, hindi ka kailangan umuwi sa Pilipinas dito. Adyan ka lang muna. You only need to appear here pag mag-testify ka na sa korte. Okay. Thank you, attorney. Okay, bye-bye. Bye. Thank you. Sino sa sunod? Attorney. Wala. Si... Good afternoon. Magpakilala kayo. Sino ba itong kausap ko? Carla May. Po. Gakatano. Carla May, saan ka dito? Don? Nandito po. So, I'm from Cebu po. Taga-Cebu ka? Yes po. Asa ba ka sa Cebu? Sa Labangon, attorney. Labangon. Asa ba yung problema? Asa itong problema? Mga iko ni mo og tambagon sa akong dapat sunod buhaton kay kanang nagpatabang nako sa barangay then sa DSWD karon pagka August 4 kay gusto na nako kuha ng bata kay nag GCQ naman ato. Asa bang bata kayo day? Asa man yung bata? Naa sa akong mama, attorney, sa Lahug. Mama nimo? Tapos sorry, nagbisaya ako, attorney. Sige, magbisaya. Dahil tayo bisaya namin ako ngayon. O, may problema. Kuan, mga to, attorney. Pag adto na ako August 4, nag-GCQ na. Wala na ni Kuyog ang bata na ako. Niya, kanang ipugnan sa akong mama. Hasta sa kaning ako ang ex. Kay kanang... Ex? Yes, na, attorney. Kanang mama. Mama na ni mo or mama si mong ex? Mama na ako. Mama ni mo, tapos ang bata, tapos yung mong inahan. Kanang gusto nga sa akong ex, good nga, antura siya sa balay niya. Ang naitabo, attorney, mo to, nagpatabang na ako sa barangay of DSWD para madala na ako. Okay, married ninyo naman ko pag since January this year. Ganaan ko, ari yun ako ang bata. You are the mother. Yes, and nanak ko kay kanang baby. Ang bata na, ang bata ni mo ha. So first yung mong buhaton, kung di hatak siya mong inahan, dahil naman ni mo, ay lang siya pwede kaso ni mo inahan, kayo mo palang mama. Settle mo na, ato sa barangay. Settle mo di ako, di mo ma-settle, ato sa ka sa DSWD sa Cebu. Wala po na settle, attorney. Magpatabang mo sa DSWD sa Cebu para makuha ni mo ang bata. Kung kahit yung, daigin mo hatag, pwede na ka mo report sa Women's Desk sa NBI or Women's Desk sa Philippine National Police sa Cebu. Magpatabang ka, magpakuyog ka,
para makuha imo ang imong anak. Okay, ang imong inahan without their help na nako. Saba? Balik pagka September. Kana mga saba, yung mga maingay dyan, please. Nakuha na po pagka September 1 kay ni Antong balik ni kuyog naman ang bata na ko. Money, siya karon kuyog na siya nako. Oh, sorry po mga, nanamad din mo di ay. I wanna make sure good attorney nga next time bitaw kay gusto man sad ko mo bisita ang bata dito then ang papa ani niya nga ex nako kay sayon-sayon na siya makaadto sa kong mama good kanang ang naitabo mura man og kanang mas ganahan sila atong tawhana kaysa akong naminyuan karon so siya may na easy access do sa balay niya pagka Domingo gusto ni siya hulaman kay nalagi daw party atuan then niya na ako nga dili na ko ipadala ang bata kung dili may magpinirmahay og agreement dito sa PAO kay mao po ang advice sa PAO nako kay to prevent that incident nga nahitabo pag August 4 nga nasakitan hila kay ko kay wala gyud gihatag ang bata niya at the same time dili gyud nila ipakuyog niya di na pagid modul ang bata nako kay paano nimo buhato simple lang nimo buhato sakto tong advice sa PAO lawyer dapat na may written agreement pero mas maayo di lang written agreement na mas maayo gani pag file ka og protection order against your husband o kanang iyang amahan protection order mas maayo na naki protection order attorney sorry ex na ko siya attorney and dili wala dili may married so illegitimate child din namo so kung may problema na so kung para ang imong problema sa imo ang bata adto mas inahan di ba si imong ex di ba. Oh, pero adto siya sa balay attorney para easy ra niya kuhaon mo na murag gigamit mama file ka protection order. Ala ka simple. Protection order para di siya basta-basta moduol sa balay sa imong inahan kasi moduol sa balay sa imong inahan pwede siya ma-demandag contempt of court. Okay? Protection order. Second question daw attorney kay nagka-text na naman mi kay niya anak man ko niya di na ko ipadala niya kay ni decline man siya sa agreement kay ang agreement good ako siyang gipaibaw nga ari na ko ang bata, of course, kay minyo na ko niya. Gusto ko, ari yun na ko. Wa may problema kung mabisita ka or imong ganahan ka mo lang sa bata, inana, nalay schedule mo na ang atong hatang sa agreement. Nibalibad siya, attorney, tungod kay, dili siya ganahan muhatag sa sustento kung naanak ko niya ang bata. Muhatag lang siya na sa akong mama. Di siya, wa may kondisyon na kay ma ang bata mapunta sa imuha o babantas imong inahan, tatay mag-ipon siya, but pasabot na siya obligasyon sa bata. Di ba? Basic na. Kung kahit siya di siyang patuo, gamito niya yung imong inahan para lang makabisita siya dito, mas maayo mag-file ka protection order, permanent protection order, civil case na siya, or kung kahit yung pwede file na mo criminal case, psychological abuse, emotional abuse, economic abuse, para at least mapugos siya o suporta sa bata kaya kung di siya masuporta sa bata pwede yata na siya ipapeso Republic Act 9262 and same time mas maayo gawa sa criminal case pag file sa ka o civil case mo na kung ingon ni mo na permanent protection order mas maayo mo ka sa PAO mapabuhat kag complaint o sa pagbuhat ng permanent protection order o ganang itawag na VAUSI Republic Act 9262 psychological abuse and emotional abuse. Okay? Okay, salamat, attorney. Okay, bye-bye. Attorney, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon, attorney. Sino itong sino mauna? Magsalita lang. Good afternoon, attorney. Ako po. Oh, yes. So, sino to? Nina po. Oh, Nina. Oh, ano problema, Nina? Attorney, ask ko lang kung may marital obligation yung friend ko dun sa current nakasama niya. Kasi fake yung kasal nila. 20... yung friend ko po... ikinasal siya pero hindi niya alam na fake pala yung kasal niya kasi yung unang kasal niya akala niya 6 months lang yung effectivity ng secret marriage. Okay, klaro na ito na. There is no such thing as secret marriage. Yun nga po, okay. Akala niya po kasi 1993 po noon nung nakasal siya nung una tapos naghiwalay sila nag-asawa agad yung babae ng iba ngayon after 5 years may pinakasalan siya na bago ngayon hindi niya alam na may registered pala yung unang kasal niya so after 20 years nito lang 2018
magpapa-citizenship sana sila sa ibang bansa, kaso lang nung makita na dalawa yung marriage, ayun, hindi na po natuloy yung citizenship. Okay, let me go na. May may problema ang Zoom ngayon, may ino-off. Okay. Let me talk ha. Yung tinatawag na there's no such thing as secret marriage. All marriages are public. Kasi bakit public? Very clear the family code. All marriages are public. Ibig sabihin, hindi pwedeng walang secret marriage, walang marriage na 6 months expired na. Walang expiration ang kasal. So ibig sabihin, kung na-registered yan, they have no other option but to nullify the marriage. Ipa-annul nila ang kasal nila on the grounds provided by law or ipa-nullify nila ang kasal nila on the grounds provided by law. Kung wala talagang visa yung kasal na yan kasi in the very first place, hindi naman totoong may kasal, pinapirma lang yata siya, then wala naman talagang consent nangyari, pwedeng i-nullify natin yung kasal. But not to the extent na ma-expired ang kasal kasi hindi sila nagsasama ng 20 years. Kahit hindi kayo nagsasama ng 50 years, hindi ma-expired ang kasal kasi ang kasal is a lifetime commitment. Okay, Attorney Bali, yun pong unang kasal in... yun po yung secret marriage. Tapos, noong 1998, nagpakasal siya ng bago, yung friend ko. Oh, yung pangalawa, bigamous marriage yun. Ibig sabihin, wala siyang marital obligation kasi parang nag-rocky na yung situation nila. Marital obligation to what? Sa second marriage po. Yung second marriage, void yung kasal. Paano maging marital obligation? Wala po talaga. So, kung magkaroon man ng... Makinig ka muna. Apo. In the very first place, marriage is void from the very beginning. Void from the very beginning. Kasi, why void from the very beginning? Kasi, on the first day of marriage, kasal siya eh. Paano naging valid yun? Void from the very beginning yun. Ah, okay. So, paano, kung gusto niya uling mag-asawa ng bago, paano po yun? Ipanalify niya yung first marriage, ipanalify niya yung second marriage. Also, double nullification po yun. Kailangan inalify pa yung second marriage bago siya makapag-asawa ng bago? Oh yes, ganun yan. Ganun yan, ha? Oh. Okay po. Thank you. Bye-bye. Hello. 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 Marlon. Si Marlon. Marlon ako na. Sir. Oh, ano ang problema, Marlon? Tatanong ko lang po sana kung anong pwedeng ikaso ko sa asawa ko. Oh, bakit? Anong nangyayas sa asawa mo? May kinakasama pong iba. Ibang lalaki. Tapos, kasal kayo? Yes po. May dalawa po kaming anak. Taga saan kayo, Marlo? Taga saan ka? Balik, kinasal po kami sa Batangas City. Tapos nandito po kayo ngayon. Saan ka ngayon? Sa Pangasinan po. Pangasinan. Tapos yung asawa mo, taga saan yun? Taga Batangas din po yun. Kaya lang, nagtatrabaho po siya ngayon sa Makati. Tapos yung kinakasama niya sa Makati, nagsasama sila ngayon? Opo. May proof ka ba nagsasama sila? Bali, conversation po ng aking asawang babae at saka po nung pinsan niya na taga Batangas, pinasa po sa akin na umamin siya. Na meron na nga po siyang iba. Tapos po, conversation ng lalaki at saka nung tiyahin niya. Kasi yung kinasama niya po mga yung lalaki. Yung galing sa kanya, may inamin ba niya? Hindi. Tinanong ko po siya dati kaya sabi niya po yun gusto na nga din po niya makipaghiwalay tapos po tinanong ko po siya kung buntis siya o umuupo siya. Tapos po ngayon po nagsasama. Sabi niya nung tinanong mo na buntis siya, ano sabi niya? Nagawa po siya ng paraan para maghiwalay na po kami, ganun po. Ikaw ano ba gusto mo? Dalawang option niya eh. Kung gusto ka na mag-move on, mag-file ka ng annulment. Kung gusto mo ipaglaban yung kasal ninyo, mag-file ka ng adultery. Adultery po. Oh, mag-file ka ng adultery. But kailangan ng adultery kasi may proof ka that they had sexual intercourse. She has sexual intercourse with a man, not her husband. Kung may proof ka na nakipagtalik siya sa ibang lalaki, na yan, pwede mo i-demanda ng adultery. Opo. Tatanong ko lang din po yung halimbawa po nagkaanak sila, paano po yung pagkaginamit ng babae yung aking apelyido? Pwede siya manimanda ng falsification yan kasi in the very first place, nanuloko siya sa public document. Opo. Ano po kayang magandang gawin ko para halimbawa... Ang unang gagawin mo, mag-gather ka muna ng evidence to prove na totoong may kinakasama siya. Pag mayroon ka mga evidence, kasi mayroon kasi mag-file ka ng kaso, wala kang ebidensya.
Opo. Chismis lang ang nakuha mo. Kailangan may matibay kang evidence na may iba siya. Pag mayroon ganun, pwede ka mag-file ng adultery. Okay? Opo. Adultery, pag, lalo na pag nabuntis siya, tapos hindi naman kayo nagsasama, tapos nabuntis siya sa ibang lalaki, yan. Magandang ebidensya yan for adultery. Sa tingin niyo po, attorney, ano po kaya magandang pwedeng mangyari sa mga anak po namin? Kasi yung anak po namin, special child po, ito. Oo. Mas maganda. So, special child yung anak mo, tapos iniwan ng nanay. Opo. So, I think kung tingin mo na wala kang masyadong anak buhay, I think you need to ask an assistance of the government, LGU, doon sa DSWD, pwede ka magpatulong doon. May mga programs naman sila doon about sa mga ganyang sitwasyon. Ali, attorney. No? Paano naman po nagpapadala naman po yung ina nila? Oh, yes. So, walang problema yan. But ang issue kasi dito, iba yung pagiging nanay niya, iba yung pagiging asawa niya. Maybe she be a good mother, but hindi siya magandang asawa kasi may iba siyang kinakasama. Iba, di ba? Opo. So, pag-isipan niyo muna yan, isipan niyo muna yan kung gusto mong i-file ang kaso, ha? So, pwede po kaya, attorney, na kung pagdating sa bata, magtig-isa po kami. Pwede po kaya yun. That's why pag-usapan niyo yan. So, that's why mas maganda sa barangay, kung gusto niyo mag-bigit na lang, huwag na magdimandahan kasi nanay pa rin siya ng anak mo, parang kasi mag-imandahan kayo. Na, ito nung gawin mo, nanay pa rin siya ng anak mo. Kung i-demanda mo siya, kalahati ng buhay ng anak mo, parang dinimanda mo yun. Diba? So, mas maganda, i-settle niyo muna yan sa barangay. Then, pwede niyo mag-usapan na ate kayo, pwede mo bisitahin yung isa, siya pwede mo bisita, wala nang problema yan kasi iba yung legal relationship sa pagiging nanay, pagiging tatay, iba din yung legal relationship sa pagiging asawa. Okay? Saan po ako pwedeng mag-file ng ganyan po? Sa barangay mo na. Just sa barangay nyo. Mag-settle mo na kayo. Ang purpose ng barangay is settlement na naman yun. So, pwede kayo mag-settle dyan sa barangay. Dito po sa lugar ko. Oh, yes. Huh? Okay. Thank you. Bye-bye. Good afternoon. Good afternoon po. Isa-isa lang. Isa-isa. O, sino? Susunod? Hello po. Good afternoon po. Pakilala po kayo para makita. Sarah po. Sarah. Sarah, where are you, Sarah? Hello, sir. Sila po kasi yung video ko, sir. Oh, yes. Oh, picture lang. Oh, yun. Oh, pakaya po. Sarah Jean Garland. May na your location, Sarah Jean? Paranaque po. Oh, anong problema natin, Sarah Jean? Question ko po, kasi po, right now, sir, nakikipark po ako sa isang village or compound. So, hindi po ako doon. Choppy yung boses mo. May malakas yung hangin. Hindi kita pa rin masyado, ha? Wait lang po. Ipatayin ko lang po yung Oh, dapat walang hangin. Pero, okay. Mahangin yung lugar mo. Nakayata sa beach eh. Oh, sino susunod? Hello? Dana? Hello po, attorney. Good afternoon po. Yes, may your location, Dana? Batangas po. Batangas? Oh, anong problema? Ask ko lang po kasi yung asawa ko po is nagkaanak po sa ibang babae. Okay. Nasa OFW po siya. Saan siya nakabuntis? Doon sa abroad o dito sa Pilipinas? Sa Dubai po. Sa Dubai po. Nakabuntis yung husband ko po. Nakabuntis sa Dubai. Okay. Paano mo nalaman? Tapos po yung nalaman ko lang po through by friends. Tapos nag-post po yung kabit niya ng gender reveal po. Tapos? Tapos nakatagpo yung husband ko. Oh, so anong ano pong pwede kong ipasa sa kanya po? Hindi mo pwede madimanda ang asawa mo ng concubinates. Hindi mo pwede madimanda ang asawa mo ng psychological abuse, emotional abuse. Bakit? Hindi mo siya madimanda ng criminal case. Bakit? Okay po. Kasi the alleged crime was committed abroad. Hindi naman sa Pilipinas. So the Philippine court has no jurisdiction over the case. But civil case, pwede mo madimanda siya. Civil case, protection order, pwede mo siya madimanda. Okay. Hindi ng criminal case kasi ang criminal case, very clear kasi ang batas, kailangan the alleged crime must be committed within the Philippines para at least pwede ka mag-file ang kaso dito. Kung nangyari ang kaso doon sa ibang bansa, di ang Pilipinas, walang jurisdiction sa kaso, di ba? Okay. Attorney, pwede ko po ba siyang ipa-deport if in case po? Deport for what?
For sa doon po sa kasala sa pagtataksil niya po sa akin. You need to report that sa ganyang admin sa employer agency niya. Okay. Agency, doon ka mag-report kung pwede bang i-report siya kung ano, but technically the mere fact na may iba lang, hindi automatic deport 'yan, ha? Hindi automatic deport 'yan lalo na pag ang kaso was allegedly committed sa ibang bansa. So mas maganda pag umuwi sa Pilipinas, doon ka mag-file ng kaso. Pwede ka mag-file ng kasong 9262 pag umuwi sa Pilipinas kasi pwedeng pasok dito ang jurisdiction ng Pilipinas ng psychological abuse, emotional abuse pag nandito na siya sa Pilipinas. Okay. Pero habang nasa ibang bansa siya. So para, attorney po. Ano? So attorney po, pag pwede ako mag-file ng case pag umuwi po siya dito sa Pilipinas. Pag umuwi siya sa Pilipinas, pwede kang mag-file ng kaso. But habang nandun siya sa ibang bansa, ma-dismiss lang yung kaso on the ground na walang jurisdiction ng Pilipinas. Eh? Okay, thank you. Next. Good afternoon, attorney. Oh, yeah. I know your location. Maria Virginia. Lansangan. Lansangan? Oh, yes, yes, attorney. San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna. Tatanong ko lang, oo. Kasi balak namin bilhin tong bahay na tinitirhan namin. Okay. Ang problema, nakapangalan to dun sa kapatid kong namatay. Ang nakalagay po dun sa titulo, halimbawa po ay Rosa married to dun sa husband. Paano po bang gagawin? Oo, sa ano? Married? Oo, married to. Nakalagay po dun sa, ano, sa titulo. Buhay ang kapatid mo, buhay? Yung babae po ang namatay. Yung asawa? Yung kapatid ko po yung babae, yun po ang namatay. Ah, so tapos yung kanyang yung asawa, buhay pa po. Gusto niyang ibenta ang property sa iyo? Apo. Kasi kanila po. Deed of sale? Deed of sale. Tapos yung mga anak, paper mga anak, ganun lang. Ay, hindi po ba kailangang palitan yung pangalan ng titulo? Hindi na. Palitan ng pangalan, papunta na sa iyo. So gagawa siya ng deed of sale, tapos yung nanay, kasi patay na yung nanay, will be represented ng mga anak. Ah. Kasi po, kasi po balak namin, attorney. Basta yun lang gagawin ninyo, ha? Deed of sale lang gagawin ninyo. Deed of sale. Permahin lang yung mga bata. Then, para at least, they are representing their mother. Then, may ibabayaran kayong buwis dyan, yung estate tax, tax. So, ipa-assess nyo muna sa BIR kung magkano ang mga babayaran ninyong buhis. Okay? Okay. Okay, bye-bye. Thank you, attorney. Jane, okay, kaya na. Oh. Ayan po, good afternoon po. I'm ano from, problema po? Ano po, kasi po, currently, nagre-rent po ako ng parking ko po sa isang compound or village. And then, noong August 31 po, pinalayas po ako dun sa area ng parking kasi they thought na nagko-complain po ako, pero nagtatanong lang naman po ako. So on that day po, I was in hurry para po maghanap ng bagong paparkingan kasi medyo malaki po yung sasakyan ko. So nakahanap naman po ako and then yun na po, sinisingil po nila ako ng monthly dues ko for the August. Pero sabi ko po dahil medyo nagpaswab po ako, meron po akong mga expenses last month, sabi ko, baka po pwede hindi pa po muna bayaran. On my dues po, kung kailan po ako magkakaroon ng pera, pwede ko po bang bayaran yun? Okay. Dahil since pandemic po ngayon, pinipilit po nila ako. Tapos po last week, hinaharas po ako ng security guard, which is wala naman po pala siyang lisensya bilang security guard. So ano bang issue mo? So ano po ba? Kailangan, pinapagbayad din po nila ako ng association dues kahit wala po silang... Yung rental, yung rental kasi hindi naman sa iyo ang property. Basic yan. Okay, nag-rent nga eh, kasi nga gamitin mo property pero hindi sa iyo ang property. Diba? Opo. So ibig sabihin, sabi ng may-ari, ikaw magbayad sa ano to? Association. Ikaw magbayad ng buwis. Depende sa iyo kung payag ka sa offer niya. Kung ayaw mo sa kanya, di, lumibar ka na iba. Ganun lang yan eh. So meron pa, hindi mo pwedeng pilitin ang may-ari kasi in the very first place, nangupahan ka lang. Diba? Opo. Ang may-ari ang mag-decide. Kung ayaw mo sa gusto niya, di, maghanap ka ng iba. Kasi parang customer ka eh. Ang may-ari, siya yung tindahan. Nagbebenta siya ng lotion, nagbebenta siya ng sabon. Opo. Ang presyo ng sabon niya, 500. Kung ayaw mong bumili, yung magkaroon ka ng ibang tindahan, ganun na yun, di ba? Umalis naman po ako, attorney. Umalis naman po ako sa parking area niya. Oo.
Opo, bali lumipat po ako sa iba. Nagbabayad, nagbayad naman po ako. Ayaw po nilang tanggapin. Oh, so association dues. So yung nga ang kwan dyan, kung ayaw mo sa kondisyon niya, di ka malis ka. Mm. Oh, ganun lang yun ha. Okay, so, thank you. Sarah Jane Garland, bye-bye. I think last time sinaubos yung posit ko. Wala na? Hello po. Oh, yes, hello? Hello po, attorney. Yes, anong problema? Kasi po, mayroon pala kaming, ang nanay ko po, nag-expire na po ng February. Pero before po siya mag-expire, na-discover po namin na mayroon pa palang lupa ang lolo ko sa probinsya. Okay. Hindi rin po alam ng nanay ko. Okay. Siya na lang po yung living heir. Ngayon, yung hindi po namin ma-discover yung kung hindi daw po in-applyan ng titulo nung mga tumira din po doon, nung pinatira ng lolo ko doon. Okay. Kung minipo ng sa Bohol, in-inform po nanay ko na may mga unpaid dues daw po, pamilyar. So, binayaran po namin. Ngayon, ang sabi po nung mga ano, nung parang nakasquat po doon, kailangan daw po kami pumirma kasi nanay ko, kasi papapatitibahan daw po nila yon. Pero sa lolo ko po yon. Oh, so anong issue? Anong issue? Direct to the point tayo. Anong issue? Number one, may karapatan po ba silang patitulahan yon kahit na sa lolo ko po yon nakapangalan? Kung nakapangalan sa lolo mo, pwede malipat yan sa ibang tao kung ibenta niya ang property. Kung ibenta niya ang property, nakapangalan niya sa lolo mo. Okay? Kung ibenta niya, pwede na maibenta niya. So, malipat talaga sa lolo. Pero magbayad sila ng estate tax. Kasi patay, kung patay na yung lolo mo, bayad sa estate tax. Kung buhay ka, capital gain tax. So, walang problema naman yun eh. So, anong issue? So, parang may habol po kami sa lupa. Kasi, for how many years, hindi pala alam ng nanay ko na lupa, may lupa pa po pala ang lolo ko. May habol kayo sa lupa kung hindi binenta ng lolo mo ang lupa. Hindi po. Oh. Pinatira lang daw po sila doon kasi nga kamag-anak ko hanggang sa dumami sila. So kung gusto kong, kung ganun, kamag-anak din ang nakatira doon, kamag-anak, di ba? O kamag-anak din daw po. Ano yung mas maganda, pupunta muna kayo sa barangay, mag-settle muna kayo sa barangay, isettle niyo muna yung problema ninyo. Hindi pwede mag-dimandaan kasi bakit kasi magka-pamilya lang, away-away kayo, di ba? Sa lupa na hindi naman sa iyo yan. Technically, yung lupa, hindi sa iyo yan. Lupa yun ang lolo niyo. Anong pakiramdam ng lolo mo kung nag-away-away kayo sa lupa nila? Di ba? Opo. Baka tatayo yan. Nasa 6 feet below the ground, tatayo yan. Magagalit sa inyo. Nag-away-away kayo sa lupa niya. Di ba? Opo. So, mas maganda, magkasundo muna kayo, isettle niyo muna yun sa barangay. Kung hindi kayo magkasettle sa barangay, adyan pa lang magdimandahan kayo. Last option ang demandahan. Kung kaya nyo settle, mag-settle muna kayo. So, kayo, nandito kayo sa saan kayo ngayon? Manila kayo? O saan ka? Manila. Pumunta ka sa barangay, doon sa lugar sa usan yung lupa, mag-settle muna kayo kung kaya nyo i-settle ang problema ninyo. Kung kaya nyo mag-settle ang problema ninyo, di at least maayos kayo. Di, same time, kamag-anak nyo din pala din eh. Ha? Okay. No problema. Okay, sige. Thank you, Ami. Bye-bye. So, next time na yung iba ha. So by the way, sa lahat ng followers natin, yun lang ha. Okay. Clear na po tayo? Okay. Ito po yung natin. Thank you po pala sa mga followers natin sa YouTube. Ito yung kaibigan pa nina. Nakalagay pa nyo, Kuya Mark Tolentino presented for passing 100,000 subscribers. Naka-silver na po tayo. And if you continue to subscribe, baka next time gold naman makarating dito. Galing po ito ng CEO ng YouTube. YouTube International. Galing pa ito ng California. So galing YouTube sa Google. Okay? So kasama po. Presented do because marami po tayong followers. Thank you po sa lahat po ng subscribers po natin sa YouTube. And of course, sa Facebook. Ito po yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And sa ating mga followers po, sa YouTube, dami po na ko-comment. So, thank you po sa lahat po ng comment. Pasensya na po, hindi ko nabasa po lahat yung mga comment po ninyo. And for free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. Nandiyan po sa taas yan. Or okay.
Or you can also please, yun lang ha, or at least you can also join me sa tinatawag na, you can also text me sa 0917-329-5353. Nandiyan din sa taas yan. Or through Viber, Zoom, or through Viber, WhatsApp, or sa 0932-88-56203. Then pwede din po kayo mag-email sa akin. Ako mismo magbabasa sa natang email. Sa taas din yung email po natin for free legal advice. And please, follow me, subscribe me sa YouTube page po natin. Okay? Yung YouTube page po natin sa Kuya Mark Tolentino. Hanapin nyo na po, Kuya Mark Tolentino. Nandiyan po yun ha, Kuya Mark Tolentino. And sa YouTube, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw, or i-search nyo na sa YouTube, Kuya Mark Tolentino or Legal Minds. Ako din yan. Or Kuya Mark Tolentino. And sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. facebook.com/MarkTolentinoLaw. youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.